sa presyo ng langis, ang pinaka malaking epekto noon dapat ay sa transportasyon. Ngunit sa kabila ng napalaking sipa ng presyo ng langis sa buong mundo, dahil meron tayong mga tulong na naibibigay sa sektor ng transportasyon, pumapayag naman sila na ang pagtaas ng pasahe sa Pilipinas ay 1 peso lamang. Parang presyo lamang ng isang text message na inyong mga kamag-anak sa Pilipinas. At doon naman sa kuryente na pangalawang pinaka-epekto ng mahal na langis sa mundo, yung mga pinakamahihirap ay nagagawa natin na mabigyan ng konting subsidyo rin, subsidy, para tulungan bayaran ang kanilang mga electric bills. Kaya ito ang mga nagagawa natin, bahagi ng iba, kasama ng iba mga paraan para maibsan ang napakalaking kabigatan na kinakarga ng karaniwa at mahihirap na Pilipino. Nagtuturo rin tayo ng nutrition education o wastong pagkain hindi masyadong magastos. Kasama na nga dito ang pagpapairal ng breastfeeding para hindi tayo kailangan umangkat masyado ng gatas mula sa ibang bansa. At kaya naman tinanggap natin na ilunsad dito sa harap ninyo ang 2008 Breastfeeding Olympics o Worldwide Synchronized Breastfeeding. Kaya congratulations. Thank you, ma. Ganun pa man, ano man ang kilos na ginagawa natin, itong problema ng pagkain at langis ay pandaigdigang problema. Kailangan sama-sama tayong magtrabaho upang ma-resolve itong mga issue kung gusto natin makita ang makabuluhang pagbangon muli ng pandaigdigang ekonomiya. As President Hu Jintao said yesterday in his state visit, in his state lunch for the guests of the Olympics, and I quote, he said, "The international community faces grave challenges unprecedented in history. There has never been a greater need for us to understand, accommodate, and cooperate with each other." Yun ang sinabi ni Pangulong Hu Jintao kahapon. At itong Olympics ay naghahandog sa bawat bansa sa mundo ng pagkakataong isang tabi yung mga nagpapahiwalay sa atin at tunay na magsama-sama at ipagdiriwang ang human spirit. At kaya naman ipinagmamalaki natin ang ating mga atleta na nakakwalify sa Beijing Olympics. Alam nyo, 50 ng ating athletes kasi ang hirap-hirap makakwalify pa lamang. Kaya the fact that they have qualified, sila ay mga kampiyon na sa puso ng mga Pilipino. Gaya ni Manny, yung ating Olympic athletes ay huwaran para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kasi ang ating bansang Pilipinas, hindi ba napakahilig natin sa sports? At hindi ba tinatanaw natin yung mga sakripisyo ng ating mga atleta para makikipagkompetensya sa antas ng world class? Kaya si Manny Pacquiao ay isang talagang idol ng napakarami dahil nakikita natin ang kanyang sakripisyo at nakikita natin ang bunga ng sakripisyo sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa world stage. Dito sa Olympics, kinakatawa ng Pilipinong delegasyon ng mga atleta ang lahat ng mga Pilipino. So I'm glad that they are here, even if we did not require them to come. I'm glad that they are here in this lunch para naman malaman that the whole country is cheering for them.
has worked hard to bring the world a truly memorable Olympics. At kayo mismo, kasi nakatira kayo dito sa Beijing, testigo kayo, first hand, sa napakahirap na trabahong ginawa ng China para mabuo the spectacular facilities and the exciting events associated with these games. Naalala ko tuloy yung APEC Summit noong 2001. Ilan sa atin magkasama noon doon sa Shanghai. I have had the pleasure of attending a number of APEC summits, but the one I remember most was the summit that China so ably hosted in Shanghai in 2001. Para na rin yung pag-host nila nitong Olympics ngayon. It was my first summit after I became president. But more than that, it was the first summit coming on the heels of the tragedy of 9/11, which had changed the world, heightened global concern regarding terrorism, which generated so many unfortunate events, including a global economic slowdown, similar doon sa nangyayari ngayon, na global economic slowdown. Sa pag-aalala ko noon, under China's oversight, that APEC summit in Shanghai played a major role in sending a clear and strong message to the international community that the Asia-Pacific community was united in its efforts to counter the threat of terrorism, and that the economies of APEC were also united in their efforts to promote APEC's vision of free, open, and prosperous economies. Sabi nila, coming out party ito ng China. Yung APEC summit, coming out party nila yon sa ekonomiya ng mundo. And the fact that APEC subsequently gave its support to China's membership in the WTO that year can clearly be attributed in great part to the leadership that China showed at the summit and afterwards.